Magandang araw sa inyo. So welcome na naman sa another discussion ng ating course ng Advanced Database Management. And today, ang ating i-discuss ay special topic para magkaroon tayo ng transition from chapter 2 to chapter 3. Ano? And this is all about systems diagramming. So tinawag ko itong module 2, chapter 2B. So wala ito sa book natin, ano? So don't bother na hanapin natin ito sa book. Okay, so tingnan natin tong slide ng software development process completed. So ito yung itong table na ito, ito yung idea ko ng ng software development process. Pwedeng iba yung itinuro sa inyo sa software engineering, pero ito yung pinakamalapit. Okay? So, hinati ko ito sa tatlong phases, defining current systems analysis, defining problem analysis, and designing and solutions delivery. So, yung unang column, ito yung mga expected sa atin na gawin. Ano? So, based ito sa experience ko sa isang software development company. Per company kasi may sarili-sarili silang software development process. Ayan. So dinidisclose lang nila 'yon pagka member ka na ng kanilang company. Ayan. So hindi ka naman pagka hire sa 'yon, no? Hindi ka naman pagpo-programming agad. Kailangan mong pag-aralan muna kung ano yung ginagawa nila. So kailangan mag-develop ka ng strength mo, ano? Saan ka ba strong? Open source or branded na technologies. So pag sinabing open source, normally yan ay yung Java, ano? Java, Android, so walang brand. Pero pagka pumasok ka na sa mga Microsoft, ayan, branded na yan. So ayun, yung specialization mo, kailangan, pag tinanong ka, saan ka specialized, open ba or closed na source? So Java, Android, or Microsoft, etc. Python, hindi ko alam ang classification ni Python, kung sa tingin ko open source. Yan. Okay, so for our discussion kasi, since estudyante pa lang kayo, no, hindi pa naman defined yung mga levels ng responsibility nyo sa software development company. So wala pa sa inyo yung naka-assign sa sales and marketing or business development. Wala pa sa inyong project manager. Wala pa sa inyong team leader, analyst, ayan, at saka mga naka-assign na administrator. So ibig sabihin, at this point, lahat ng kailangan sa software development, kailangan nyo pang i-perform. Ayan. So, di ba, magkakaroon kayo ng subject na software engineering. So, hindi pa specialized. So, lahat ng processes sa software engineering, kailangan nyo gawin. And, ang hindi ituturo sa inyo sa software engineering kasi, ay yung responsibility ng isang client-side project manager. Yung software engineering, part yan ng software development project management. Ano? Ang wala dyan is yung paano ka makipag-usap sa client. Ayan. So, hindi ka naman makakakuha ng tinatawag na requirements kung hindi ka makipag-usap sa client mo. Ayan. So, tingnan natin itong ginawa kong table. Ano? So, requirement inputs. Required inputs. So, dun muna tayo sa systems analysis. Ano? So, ano ba yung client mo? Sino ba yung client mo? Yun yung importante. So, kailangan muna nating i-profile. So, number one, business profiling. So, kailangan mong i-determine kung ano ba yung industry niya. Kasi, meron tayong mga business clients na hindi nila kilala yung sarili nila. So, it's up to us na analysts, client-side project managers,
nasabihin sa kanila, ay ganito ka. Ayun, ito yung ano mo. Ito yung business mo. So isipin mo, no? Programmer ka or systems developer ka, pero ikaw yung magsasabi sa client kung ano siya, kasi there's a big possibility talaga, lalo na yung mga ano, no? Normally kasi hindi natin magiging client yung malalaking companies. Dahil malalaking companies din ng software development yung nagka-cater sa kanila. So yung matitira sa atin ay yung mga startups, mga small medium enterprises. So which is yung may-ari or yung ano, no, responsible para kumuha ng services natin as software developer. Hindi nila alam kung ano yung definition ng kanilang business in actuality. Alam lang nila yung ginagawa nila, nagma-manufacture, nag-export, etc. Pero kung ano yung definition, standardized definition ng business nila, hindi nila alam yun. So, doon natin dapat sila tulungan. So, alam natin dapat paano i-research yung kanilang industry title, ano yung description. And then, ayun, meron sila possibly na business mission, vision, and objectives. But, maraming businesses ang hindi rin marunong gumawa nito. So, on our side, tutulungan natin silang gumawa nun. Kasi without that, medyo baka gumawa tayo ng... Ito yung ano, ha? Ito yung kailangang iwasan natin sa software development, na makagawa tayo ng isang software solution na hindi kailangan ng client. Gumawa ka, nagpakahirap ka, pag pinakita mo sa client, ay hindi yan yung kailangan namin. Nagpakahirap ka, nag-spend ka ng time, sasabihin ng client, ay hindi ka namin babayaran kasi hindi naman yan yung kailangan namin. Gumawa ka ng something na ikaw lang yung nag-interpret na akala mo kailangan namin, pero hindi pala. Kasi hindi mo naman kami kinausap ng tama. So, yun yung iniiwasan natin. Ano? Sipin mo, gumawa ka, nag-spend ka ng... Ang software development time normally is within 3 months, kailangan nagawa mo ng software, up to 6 months. Bihira yung multi-year na 12 months, 24 months, 36 months, ano? 5 years. So, mga malalaking companies na yan. Kasi, bakit iniiwasan natin na, ano, 1 year, 2 years? Kasi, by that time, after 1 year, iba na yung need ng client mo. After 2 years, after lalo na yung 3 years, yung 3 years sa business, napakahaba na nun. Actually, sa business, yung 3 years to 5 years, yung kliyente mo, supposedly, milyonaryo na, pero dahil mabagal kang mag-deliver ng software, hindi na niya kailangan yung ano, ipinoprovide mo. Ayun, so 3 months, 6 months, yan yung ano, normal. Bihira yung 12 months and ano, yung mas higit pa. So kailangan ganun kakabilis gumalaw. And then organization history, ito normal, alam ng dapat ng business yan, organization history nila. Multi-location facilities map. So ito yung ano, no, kagaya ng LSPU. Meron silang mga iba't ibang branches, Los Baños, Santa Cruz, San Pablo at saka Siniluan. Ayan, multi-location. Also sa isang campus ng LSPU, multi-building. Ayan. So multi-location din yan, iba't ibang buildings. And then sa isang building may iba't ibang floors. Kailangan na i-map din natin yung mga office floors. So, meron dapat tayong floor plan. Kasi yung mga client computers natin, magkakaiba naman yung gumagamit. Ano? So, kailangan na imagine natin yan. May diagram tayo to represent that. And then, yung organizational chart. Yung organization chart, sa isang campus, for example, sa LSPU ulit, ay ano, no? Kung titingnan natin yung sa second floor ng admin sa labas ng president's office, ang laki ng organizational map or organization chart. So, kailangan na pa-plot natin yan. So, maliit man. Pinakamaliit is a 3-man organization. Pero ang most common is at least yung 5-man organization.
Yung LSPU kasi sobrang laki na yun, ano? Sa mga SME, malaki na yung 10 or 20 na employees including the owner, ano? Okay, then pag nagather natin yung business profile, multi-location facilities map, office floor plan, organizational chart, pwede natin na natin gawin yung workflow diagram, cross-functional process flow chart, data flow diagram. So yung workflow diagram ang ayan, later i-add natin, ano? Pag-usapan natin. And then yung sa subject na ito, advanced database management systems, ang matatake lang natin dito is yung entity relationship diagram at saka database normalization. Ayan. So, with that, maano na natin, ma-ida-diagram na natin, ma-imo-model na natin, makakapag-create na tayo ng model ng current system. So, kung baga, kasi existing na yung business eh. So, hindi ka naman pwedeng gumawa ng ano, ng business na kakaiba doon sa client mo. So, kailangan muna nating i-model yung current para makagawa tayo ng improved version. Kasi pagka hindi mo ipe-peg yung current, paano mo masasabi sa kliyente mo na, oh, through my software system, nakagawa ako ng improved version. Eh, nasan yung ano mo, point of comparison? Kailangan may mapagkukumpara mo yung current at saka yung improved. So, with that, so na-define mo na yung current system, then saka mo i-analyze ano ba yung mga problema. So, doon na papasok yung business document research natin, then makagawa tayo ng Ishikawa diagram, ano ba yung mga factors affecting yung problema, ano ba yung mga reklamo ng ano, ng mga client. So, meron kang suggestion box, doon natin makukuha yung mga reklamo. And then, based sa reklamo, sabihin, mabagal yung proseso ng ganito, antagal ng ganito. Ayan. So, magkakaroon ka ng tinatawag na process type studies, and then surveys, survey para rin makakalap kung ano ba yung problema ng business. And then, interviews, para ma-certain natin na yung nakalagay sa workflow diagram, cross-functional process flow chart, data flow diagram, and ERD at saka database normalization ay tama nga ba dun sa pagkakaintindi natin. Plus, ma-determine natin yung output sa ibaba, yung formal problem definition, yung 5W2H, what, when, where, why, who, how, and how much. Ayan. So, madidetermine na natin ano ba yung problema or mga problema na kailangan nating solusyonan. Hindi lahat ng problema kaya nating solusyonan na. Ang sinusolusyonan lang natin na problema ay yung willing si client na bayaran ka. Okay? I-solve mo yung babayaran ka. Kasi, nag-solve ka nga ng problem, eh hindi naman yun yung babayaran ng kliyente. Kawawa ka. Wala kang sweldo. Wala kang kita. Okay, so na-analyze mo na ano ba yung mga problema na kailangan mong i-solve, and then design ka na ng ano, ng solution, establish yung assumptions. Ano yung mga assumptions, ano yung mga theories, ano yung proposed solution, and from that papiliin mo yung client, ano ba yung best solution, and then create ka ng ano, ng objectives mo. And from the objectives, gawa ka ng test plan. Okay, so system objectives, and then may system test plan ka. And then, gawa ka na ng mga ano, design mo. May workflow diagram ka ng improved system, cross-functional, functional process flow chart, then data flow diagram, entity relationship, form designs. Then, gawa ka muna ng unit test plan. Then, saka ka mag-code, saka ka mag-test. And then, system test and acceptance testing. Pag may nakita pa sa system test na mga bugs, improve muna yon. Then, saka yung acceptance test. And then, ayun. Pag na-accept na niya, na-deliver mo na yung program mo. So, pwede nang magbayaran. And normally, paano ba nagkakabayaran sa software development? Siyempre, meron kang deposit. Normally, yung 50% down. And then, pagka na-deliver mo na, saka yung
ano, saka yung balance. So ganito ah, pagka may software development project ka, yung kontrata, once na inaccept mo yung down payment, hindi mo pa na-deliver, ano? Ayun, may utang ka na. Utang mo yung down payment na yon. Pag na-deliver mo na, ayun, bayad ka na. Bayad ka na dun sa 50%, tapos sisingilin mo na, pwede mo nang singilin yung additional na balance na 50%. Pero hanggat hindi ka pa nakakapag-deliver, yung down payment serves as utang. Okay? So, yun yung mindset dapat. Okay, pag-usapan natin yung mga details. So, paano ba natin nakukuha yung ano, yung industry title at saka description? Ano ba yung hihingin mo na document sa client? Humingi ka ng tinatawag na BIR Form 2303. Ayan, makikita mo dito yung tinatawag na line of business or industry nung kliyente mo. Then, may code yan. Kagaya nito, line of business is 7499 or other business activities. So, dito, punta ka sa bir.gov.ph, hanapin mo yung tinatawag na Industrial Occupational Code, i-click mo yon. And then, currently, medyo mabagal itong BIR natin eh. Ang sinusunod pa nila na code ay yung sa PSIC or Philippine Standard Industrial Code of 1994. Ayan. So, from that document, PDF yon, i-search mo yung code ng line of business, which is 7499. Ayan. Pag na-search mo yung 7499, makukuha mo yung industry description. Ayan. So, kahit hindi ka pa nakakapag-interview sa client, alam mo na yung industry type nila. Kasi ang nagdideklara ng line of business, BIR ang nag-a-assign. So, ibig sabihin, yun yung recognized na line of business ng BIR for that client. So, kunin mo yun. So, pag binasa mo yun, malalaman mo na, ah, ito pala ang kliyente ko ay ganito. So, may pang, ano ka na, may pang interview ka na, itatanong mo na lang dun sa client, tama ba, alin dito yung, ano, tamang description ng business mo? Ayun. So, papiliin mo na lang doon. So, at least, bago ka mag-interview, may bala ka na. May ipapakita ka na doon sa client. Okay, so normally, yung business, sabi ko nga, yung business mission, vision, at saka objectives, at saka organization history, makukuha mo na yan sa client. However, yun nga, pagka hindi available yung mission, vision, at saka objectives, alamin mo kung paano ginagawa yon para matulungan mo yung client mo na gumawa. Ayan. And it will help you sa pag-profile ng business ng client mo. Okay? And then, location map. Itong mapa ko is, ano no, map ng LSPU. Kinuha ko sa Google Map. So, this is an example of a campus map. Pero kung multi-location, so kuha ka ng ano, ng ano, provincial map for example, para ma-locate mo, maituro mo kung nasan yung mga campuses. Ayan. And then, ang kailangan mong gawin dito, ano, identify mo yung mga buildings and ano yung mga computers na ilolocate mo dun sa mga buildings na yun. Ayan. So, it will help you sa, ano, no, identifying, halimbawa, may, ang first kasi na kailangan natin i-map or i-flowchart ay yung ano ba yung ginagawa ng clients mo, sino-sino yung mga clients mo, and ano yung mga services na kinukuha ng client mo, saan-saan offices sila pumupunta. So, ano yung computer na ginagamit doon sa office na yon. So, makita mo na kung ano yung mga functions nila. Or, so hindi lang clients, ano? Dalawa yung external, or actually tatlo. Una is client, and then supplier. Supplier naman yung nagsusupply ng kung ano man yung isusupply sa'yo ng materials. And then, ang pangatlo is government. Kung meron pang ibang mga external actors, then kailangan nating i-map din. So, at least dito sa multi-location map, ayun nga, kailangan lang yung ano yung offices at saka yung machines na naka-deploy sa office na yon. And then, depende sa client, ano? Or
depende sa provider or government office, kung ano man yung in context na sinaserve natin, yung office floor plan na lang yun. Halimbawa, ang client mo, estudyante na re-register sa registrar, so yung office floor plan na pinupuntahan nung estudyante nagre-register. Kung halimbawa, nagre-renew na estudyante, so yung office na pinupuntahan nung or offices na pinupuntahan nung estudyante na nagre-renew. Kung graduating, then iba pa yon, di ba? So importante yung classification ng clients, ano? And then yung supplier, halimbawa may ipapagawang building, so may bidding pa yan, di ba? So ano yung mga processes and saan mga offices dumadaan? Pinaplot natin yan. Okay? And then, workflow diagram. So, yung workflow diagram, ginagamit lang natin yan sa mga external actors, clients, suppliers, government, for example. So, initially, kunyari, ano, sa client muna tayo. So, may classifications na tayo. Ano yung iba't ibang clients, ano? So, ano yung mga step-by-step na ginagawa nila to avail of a service? For example nga, enrollment na service. So, ano yung mga dinadaanan nila? So, syempre, workflow yan, may beginning at saka may end. So, ano yung objective? Ano yung ano yung output na kailangan niya para maging successful yung process na yan? Ayan. So, may enrolling client, merong renewing, merong nagko-complete ng grades, etc. So, kaya importante yung classification ng clients mo. Okay, next. So, pag na-identify mo na yung client mo, yung next phase ka na, yung cross-functional process flowchart. Ang pinakakaliwa lagi, ito yung external actor. For example, dito sa cross-functional process flowchart, yung customer natin yung pinakakaliwa. And then, yung nasa kanan, ito na yung mga internal actors. Meaning, kunyari LSPU, yung customer is student or parent. So, yung nasa kanan naman, ito na yung mga admin, registrar, instructor, dean's office, etc. So, i-map out na natin kung ano yung mga ginagawa nila based on dun sa nakuha nating services. So, yung ano yung table format, ang tawag natin dun ay swim lanes. Ayan, yung mga lines pababa. And then, process or service title, yung pinakataas, ano? Ayan. So, with this, makukuha na natin yung details ng mga services na ina-avail nila. And then, pag nakuha na natin yan, pwede na tayong gumawa ng data flow diagram. So, ang importante dito, yung entities, yung sources ng information, and yung sync, yung kung saan dinadala yung information. Merong flow lines, yung mga arrows, yun yung flow lines. And yung mga labels ng flow lines, ang tawag doon, data items. Ano yung data na nagpapalipat-lipat? Kagaya nun, customer to order clothes, order, ang tawag doon sa data item. Okay, then yung mga bilog, the data processes. And then yung, for example, yung inventory, ito yung data store. Yung data store, pwedeng cabinet na lalagyan ng mga folders or pwedeng storage device kagaya ng ano database natin. Okay, so kung meron na tayong data flow diagram, ayan, saka lang tayo, antayin yung gumawa ng data flow diagram, saka kayo gumawa ng entity relationship diagram, ano? Kasi mahihirapan kayo kung mali pala yung ano, data flow diagram, mali din yung entity relationship diagram nyo, magkakaroon kayo ng domino effect. Ayan. And ang gagamitin natin sa course na ito is yung Chen ERD. Ano? Alam ko sa defense yun yung preferred. Pero kung... Ayan, ang next level kasi nito is yung ano, UML. Yung UML, gumagamit na ng ano, mas advanced na notation kaysa dito. But for us... Dito lang tayo sa Chen ERD. Okay, so, ayan, again, ito yung table. Yung nasa pinakakaliwa, ito yung blueprint natin ng current business.
So, dito sa gitna naman, problem analysis, dito natin madidetermine kung may problema ba. Ayun, kasi nakalagay sa ilalim, ayan, if it is not broken, why fix it? So, kung wala naman palang problema, bakit gagawa ka ng solusyon? Diba? So, parang, ewan ko. Okay? So, huwag kang gumawa ng solusyon kung wala naman problema. Gagawa ka lang ng solusyon pag may problema. And ang pag-determine doon, itong Ishikawa diagram, ayan, I think napag-aralan natin yan. And then, merong tinatawag nga pag sinabing, ay, mabagal yung system. So, dapat may proof ka. Ilang minuto ba ang pag-re-register? Ayan. So, yung mga step-by-step inoorasan niyan. So, actually, may ano talaga, may timer na ginagamit dyan pag inoobserbahan natin. And meron tayong mga ano, dapat meron tayong ano, mga observers at saka mga sample na mga volunteer na gagawa ng process mismo. Sample clients, voluntary clients. Ayan. So ito yung ano no, process recording sheet at saka time observation form, example. And then ayun, meron na tayong ano no, na-analyze na natin, na-determine natin, may problema nga, gumawa na tayo ng solution, ayan, kailangan nating gumawa ng testing and validation. So, pag gumawa tayo ng system requirement, gawa tayo ng system test plan. Pag gumawa tayo ng unit design, form design, gawa tayo ng ano, unit test plan. So, yung form design, ano, meron kang form design, kailangan, pag nagawa mo na yun, gawa ka rin ng pang-testing. Paano mo siya te-testingin na tama nga yung form design mo. And then, pag kompleto na yan, saka ka magko-code. Actually, sa isang software development, ano, kung meron, kung yung timeline natin, halimbawa, 6 months yung development plan natin, or 3 months, dun sa 3 months na yun, 80% of the time, nagpa-plano tayo. 20% lang yung coding. So, mas importante talaga yung analyst at saka project manager designer, ano? Yung nagdo-document. So, mas mataas ang sweldo ng nagdo-document kesa dun sa nagpo-program. Kasi 20% lang yung pinaka-worth ninyo sa development time. Okay, so may nakita akong ano, no? System at saka unit test template. System/unit test template, dapat alam natin kung paano mag-fill up nito, no? Yung test case description, dito natin inilalagay, ano ba yung itinetest natin? So, sa unit test plan, normally yung mga forms natin or web pages yung tinetest natin. So, yung title ng form, title ng web page, yun yung ilalagay natin sa test case description. And then, prerequisite, ano yung, para matest natin ng tama, ano yung dapat nangyari muna. And then, yung test data, ano yung actual na data na gagamitin mo? For example, login yan. So, normally, username at saka password. Ano? Okay, so yung username at password sa, ayun, may nakalagay, test scenario, ano? Pwedeng login successful. Ayun, isang test case scenario yon. Another test case scenario is, failed login. Siyempre, pagka mali yung in-input ng kliyente mo, ng test subject mo, may mag-e-error ba? Kasi kung hindi lang yung successful yung itetest natin, dapat tinetest din natin yung fail case. Kasi tama ba yung behavior? Itest mo kung tama yung behavior pagka mali-mali na yung inilagay. Halimbawa, yung username, di ba ang username dapat ay letters at saka numbers lang. Pero nilagyan niya ng ano, ng asterisk. So acceptable ba 'yon? So depende sa business rule mo. So normally hindi. Halimbawa, yung username ay may exclamation point. Dapat ba ina-accept 'yon? Di ba dapat hindi? Ayun. And then yung nasa ilalim, nandito na yung mga step details. So paano ka nagla-login? Una, syempre, lumabas yung login page. Iloload yung login page. And then, itatype yung step number 2, itatype yung username. Biglang sa username, nagtype nga ng exclamation point. Anong mangyayari?
Diba? So in this case, later may ano sample ako, ipakita ko sa inyo. So ayan, what to test yung client or supplier services or yung external actor services. So normally you test the actionable or event items. So clickable items. So normally kiniklik natin yung pag may tinatype tayo, pagka kiniklik natin, for example, yung click natin yung login, kiniklik natin yung cancel, ayan, tinetest natin yan. Ayan, okay? So, ito yung sample na test na sinasabi ko kanina. So, sa login, na successful, ito yung mga steps, sa ilalim, yung step details. Ayan, so, dalawa lagi, ano? Meron kang laging successful na test scenario, i-test mo rin yung test scenario na login fail. Kailan nagfe-fail and lumalabas ba yung mga error message. Kasi kung nag-fail tapos walang lumabas na error message, so mali yung software mo, no? So i-test mo rin yun. So ang sa test plan natin, sa testing natin, nakalagay na yung test details, step details, at saka expected result. Pagka yung actual testing na, tinetest mo na yung software mo, saka na lang yung actual result, and then, ilalagay mo kung pass or fail. So, pag major yung fail, so dapat yung test result mo ay fail din. Pag majority ng items mo is passed, then passed siya. Yun. Okay, so ganun yung pag-test natin. Okay, so gagamit tayo ng ano no, ng pagda-drawing natin ng flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram, mockup form, network diagram at floor plan gamit yung draw.io. Ayun, ma-download yan sa diagrams.net. Ayan, yun nga lang pang laptop ito, no? Hanap na lang kayo ng version. Wala kasi ako na ano no. Wala akong pang mobile, so hanap na kayo ng mobile version nito. So definitely ang importante sa atin ay yung entity relationship diagram, pero ayan, mas maganda kung lahat ito ay pwede yung flowchart, DFD, ERD, mockup forms, network diagram at floor plans, kaya nyo rin i-draw using your diagram tool. Okay, so yun. That's it for this special discussion. Kung meron kayong tanong, please do not hesitate to ask me through our Facebook chat group. So meron akong activity relating to this, kindly answer that. And ayun, that's it. So with that, please view our next chapter, which is chapter 3. And thank you very much for viewing this, and see you sa next chapter.